Kapag diniscuss ko siya ngayon, medyo baka mamaya papayang matapos. So, you can range na, very cheap. Kasi for this kind of restaurant, you'd spend siguro around 1M to 1.5. Pero our franchise fee kasi is 490 for this big. Tapos yung mga food stores, 390. And the franchise will expense. Their expense na yung mga construction. Pero with the franchise fee, may mga inclusions na yun na initial inventory, tapos yung mga equipment, yung mga basic equipment. Dito na, dito. Kasi sa food park kasi mostly hindi nagsaserve ng mga drinks. Pero sa mall, sa mga ganito, standalone food. So actually, dito kayo tumakay, lalo sa Maginhawa area, dito na makakamit kayo. And dito, pwede kayo mag-chill, mag-jump sa mga performance time. And then we have alcohol. Well, I can say na kahit sa andali ng about sea level, food park, malls, standalone, and this food destination, laging number one ng about sea level. I can confidently say na number one about sea level. Thank you. Kasi syempre, pagkakain ka, gusto mo something na different. Tapos ang mahilig ko pinipinoy sa seafood. Sobrang hilig. And in this time, ginawa ko siyang wala kasi lahat ng market kaya ko i-cater. Millennials, yuppies, lahat. As in, matanda, bata. Kaya, mahilig lahat sa seafood. Tapos ginawa ko siyang very affordable. So talaga, saan pa makakain ng seafood? At least ang points in the world. Yung right now, nagbubukas pa rin ako. Kaya lang ako nakikipag-agawan na ako sa franchise kasi sobrang dami ng location na kahit saan, nagdidikit-dikit na sila. So kahit ako, nahihirapan ako makipag-agawan sa kanya.